Hello mga lalabs, nandito na naman po ako at sana'y nandyan din kayo. So, for today's vlog po, ang iko-content ko po ay para siyang 500 peso challenge. Diba po, dahil sa pandemic, alam ko po na maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng income. Tapos, syempre, bilang may pangangailangan tayo sa araw-araw, una nating iniisip, paano tayo magkakaroon ng income, saan tayo kukuha. Ngayon, marami po dyan na gumawa sila ng mga sarili-sarili nilang negosyo, iba online, ganyan-ganyan. Pero hindi lahat afford yun, kumbaga. Kasi lahat pwedeng magnegosyo, pero ang tanong, may puhunan ka ba? Kaya po, itong vlog ko ngayon, parang ang tema niya, sa halagang 500 pesos, pwede ka bang magkaroon ng kahit munting negosyo? Ano ang pwede mong mabiling mga produkto na pwede mong gawing munting negosyo sa halagang 500 pesos? Ayun po yung gusto kong alamin at gusto kong subukan. Sana po, samahan niyo po ako ngayon at tingnan po natin kung uubra ba na sa halagang 500 pesos lang magkaroon ka ng negosyo. Ngayon, papunta na po ako sa palengke para po subukan ko kung ano po yung pwede kong mabili sa halagang 500 pesos na maaari ko pong ipuhunan bilang negosyo. Eto po, naglalakad na po ako papunta sa palengke. Pagdating ko po sa palengke, hindi ko po sure kung maibibidyo ko pa yung bawat pagbili ko kasi po medyo alangan po ako magbidyo sa maraming tao kasi naka-witness na ako ng suot mismo yung kwintas hinablot mula sa leeg. Kaya takot po ako lalo na't wala akong kasama. Pero sigapin ko po na makakuha ng resibo sa bawat bibilhin ko para ma-total ko po kung magkano po yung mapapamili ko lahat na pwede ko pong ipaninda. Ito po, habang naglalakad ako, gusto ko lang magkwento ng kaunti. Gusto ko lang mag-share sa inyo. Ito nga po palang 500 pesos na ipangpupuhunan ko ay galing po kay Madam Eden Valierta Schoenherr. Meron din po siyang YouTube channel. Ayan po siya. Basta pipilitin ko pong ilagay siya sa screen para makita nyo. Sana po subscribe nyo rin po siya. Araw-araw po siya nakakaroon ng live stream. Sa live streaming niya po eh, nagpapalaro po siya, nagpapahula po siya. Kaya po sana, makisaya din kayo kasi pag nandun kayo, nag-enjoy na kayo, nasuportahan nyo pa siya. Kasi po si Madam Eden is napakabait po na tao. Kaya worth po siyang suportahan. Ayan po, nakauwi na po ako at ayan po aking mga napamili. Plastic cup, plastic spoon, gulaman powder, burger sauce, mantika, cheese powder, paper plate, lumpia wrapper, mantikilya, all-purpose flour, baking powder, french fries, and cheese stick. Yang lahat po na yan ay nagkahalaga lang ng 472, kaya may lumawis pa sa aking 500. Meron, kakailanganin ko din po ng condensed milk at washed sugar. Hindi na po siya kasama sa pinamili ko. Kasi, kung tutusin po, tulad po nitong gulaman powder, paper plate, tapos ito pong harina at baking powder, pwede po sana na konti lang muna yung bilhin ko kasi, kumbaga, first day lang naman po ako magtitinda. Pero dahil nga po, meron akong stock na condensed milk at asukal, kumbaga, kung wala sila, titipirin ko yung ibang paninda muna o ibang kailangan para magkasya yung 500. Kaya kayang-kaya naman talaga makabili sa halagang 500 pesos. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga magiging product o paninda sa mga pinamili ko po na yan. So, ayan na po ang aking mga paninda. Ito pong gulaman, nilalagyan siya ng condensed milk sa ibabaw. Ganon din po itong fried lumpia wrapper. Ito naman pong pancake, nilalagyan ko lang siya ng margarine. Tapos, yan po yung cheese stick and french fries. Iaalog po siya sa cheese pag may namili na. Ayan lang pong aking munting paninda.